Ito po ang ulam natin ngayon, mga kaibigan. Oh, naku po. Gagamitin ko muna itong aking lumang mantika. Ha? Pangalawang gamit na po ito eh. Pero kulang eh. Lagyan pa natin ng konti. Eh, paano yan iinit eh? Hindi ko pala binuksan ang kalan. Oh, habang pinapainit natin yan, natatanong niyo po ba itong ginagawa ko din eh? Sa kabilang ibayo. Ito po yung dalawang kutsara ng cornstarch. Lalagay ko po itong tokwa. Naku po, tokwa na naman. Pasensya na kayo ha. Ako po'y mahilig sa tokwa. Ito pong mga huling araw eh, lagi po akong nakain sa labas. Eh pag nagluluto naman ako din sa ating social media, sa ating tambayan, eh syempre ang iniisip ko eh yung pangkaraniwang magagawa nyo sa bahay. Eh ang kakainin ko ba naman eh steak, eh magluluto ba muna ako ng steak sa inyo? Hindi naman na karaniwang niluluto natin yun sa pang-araw-araw. Eh syempre lulutuin ko yung ating kinakain sa araw-araw, katulad nyo rin, tokwa. Tingnan natin. Aba, malamig pa yung, hindi pala, okay na, ayos na. O, prito na po natin iring ating tokwa. Tokwa muna, pero may ilalahok po tayong iba dyan mamaya. Hindi na naman puro tokwa. Siya. Kapulahin po natin. Tostadong tostado. Hindi ko po itatapon ire, ha. Alam nyo na kung ano gagawin natin dyan. Sandali, ito namang talong ang trabahuin natin. Talong din. Tokwa talong. Palaging tokwa talong. Hanggat merong nanonood ng tokwa at talong at nakakatipid, eh makakakita po kayo ng tokwa at talong. Eh kung ayaw naman eh, pwede naman kung sabihin eh, ayaw ko na. Ayan. Dalasan ng hiwa ko nito eh, pang dinding-ding. Eh ngayon eh, hiwain natin ang pampakbit. Hinugasan ko na po ito, tinuyunan natin ng paper towel at ayokong magsilansikan. Pagulungin din natin dito ha, sa natirang cornstarch. Halo-haloin natin ng konti. Sayang din naman po eh. Pampa-crispy ng ating talong. Sama na natin. At ng makatipid ng gasol. Sama-sama na yan. Sige. Ayun. Ganyan. Isang malaking talong lang po itong aking ipiniprito. Yan. Halo-haloin natin paminsan-minsan. At nang yung talong naman ang pumailalim. Hindi ko na po binago yung kaserola. At maliit na ulam lang naman itong ginagawa natin eh. Ilang pirasong tokwa at saka isang talong. Eh di ayos na itong ganito kasing laking kaserola. O, habang piniprito natin, iiwan ko na po itong ating sibuyas na mura. O, natira, kung konti na lamang iri eh. Isama na po natin. Alam nyo, hindi ko po itinatapon ni Ray. Tinatanim ko o. Kasi ang daling tumubo niyan eh. Para hindi na ako bibili sa susunod. Pinalitan ko po yung aking sandok. At ng... mahalo ko ng maayos. Yung isa kasi hindi ko mahalo ng maayos eh. Kaya hindi magkaige. Sandali po, kakaukin ko na. Prito-prito na eh. Tostado na yung ating talong at ang ating tokwa. Sandali po. Eh, kakaunti na lang ang mantika eh. Oh, hindi ko na po tatanggalit. Dinidiretso ko na. Oh, sintensyahan na natin itong natirang bawang. At nang makabili na ng bago, yun. Sige. Pati yung ating sibuyas, ganun din. Konting oyster sauce, lagyan po natin. Dalawang kutsara. Ganun din po ang toyo. Lagyan po natin ng isang malaking lata ng kamatis. Hindi po siya tomato sauce. Diced tomato nakalagay sa kanya. So, nakikita nyo tipak-tipak yung kamates. Dini po sa isang lata. Malaki-laki ng kaunti. Pero kung wala kayong ganyan, eh, ano na lang po, tomato sauce, ayos na rin po. Konting pamintang grow. O gano'n rin, kapag kumukulo-kulo na, lalagyan ko po ng isang tasang tubig iriya sa ating cornstarch. Ihalo na po natin. Hindi ko isasama lahat ha, at baka naman po maging malapot ng matindi eh. Tingnan nyo, tansyahin nyo po, karkulahin nyo. Kung sa tingin nyo eh, yung kalahati lang nila ang ilalagay, yun lang. Ilalagay ko na po yung ating sibuyas na mura. Yun. Bago po kayo kumain eh, ilagay na po natin itong ating talong at ating tokwa. O hindi po ba? Napakagandang tignan niya, no? May natin na po akong ginataang hipon. Ilagay na po natin. O yun. Ito po ang ulam natin ngayon, mga kaibigan. Oh, naku po. Simpleng-simple. Kahit may hipon o wala. Panalong-panalo.
Hindi niyo makakainin yan? Ari ni po, ang dali namang lutuin eh. Basta matyaga lang po kayo, maparaan, eh mairaraos niyo. Tulad ni Reo, kahit po walang hipon, panalong panalo. O siya, bukas po ulit. Antabayanan niyo ha, ayos po ba? O hindi nakaraos, hanggang sa susunod po ulit, si Ron Bilaro.